Ayan. And ano naman po ang mga aspeto ng freedom of religious profession and also worship? Okay, dito tayo sa mga sa aspeto. Dalawang klase ang paniniwala. Right to believe. And right to exercise one's belief. Right to believe, naniwala ka. Sabi ng batas, that is absolute. Absolute yan. Paano? Kung pinaniniwalaan niya aso? Kung naniniwala ka na yung Diyos na yan, yung aso mo, ay Diyos. Naniniwala ka na yung kahoy na yan. Yung Nara 3, na 1,000 years old na tree na yan. Yun ang Diyos mo. Right po yan. Okay. Right to believe is absolute. Okay. Hindi dapat pinagbawal yan ng ating gobyerno. Kasi very clear ang ating saligang batas. The exercise of religious freedom, regardless of preference or discrimination, shall forever be allowed. So may forever in religion. Hindi po pwedeng i-discriminate. Hindi po, no discrimination. Respetuin mo. Kung ano yung paniniwala mo, kung ang paniniwala mo, ang kahoy na yan, ang Diyos mo, ang aso na yan, ang Diyos mo, right mo yan. Right to believe is absolute. Hindi dapat yan i-regulate ng ating gobyerno. But, may exception. But the right to exercise one's belief is subject to the police power of the state. Iba yun. Right to believe, utak mo lang yan, puso mo lang, relationship mo lang yan sa Diyos. Okay. Yes. Sa Diyos mo. Absolute yan. Walang pakialam ang government sa'yo kung ano yung Diyos mo. Lagi sa pagmamahal. Ang pagmamahal, absolute yan. Kung sinong minahal mo, right mo yan. Dapat ang ating gobyerno hindi makialam kung sinong gusto mong mahalin. But if you exercise that love into action, yan, pasok na dyan ang police power of the state. Can you give us example? Example, right to believe. Naniwala ka na yung Diyos mo ang kahoy. Right? Right mo yan, hindi pwedeng ipagbawal ng ating government yan. Yes. But if you put that into action, like for example, kumuha ka ng isang bata, sanggol. Gusto mong patayin kasi gusto mo i-offer mo yan sa Diyos mo. Nako. Ilagay mo yung batang sanggol na yan, pinatay mo sa harap ng kahoy. Patay. Kasi i-offer mo, iba na yan. That is already infanticide. Murder. Diyan ang papasok ang pulis. Doon ang papasok ang pulis kasi huhulihin ka na. If you exercise one's belief, if you put that into action, subject na yan sa police power of the state. Like the case of Pura Luca. Yun. Naniniwala siya na pagsayo sa'yo, baka expression niya yan sa kanyang religious freedom. But if that religious freedom na ginagawa niya hurt sa feelings sa tao, lalo na nagdamit siya na parang Jesus Christ sa online pa, tapos ang likod parang sa simbahan yun. So that is in violation yan ng revised penal code na. Kapag may involvement na ng karahasan. Basta action. Action. Kung nasa isip mo lang yung Diyos mo, nasa reliyon mo lang, nasa isip mo lang, nasa puso mo lang, na ano yung relasyon mo sa Diyos mo. Right po yan. Kahit sampal-sampalin mo, bawal yun. Basta, sa isip mo lang, nagdadasal ka lang sa Diyos mo, right po yan. But if you put that belief into action, and that action is illegal, unconstitutional, in violation sa revised penal code, yan, pwede nang pumasok ating gobyerno. Like for example yung i-offer mo yung sanggol sa kahoy, kasi in-offer mo sa Diyos mong kahoy na yan, pinatay mo yung sanggol na yan, that is already murder, that is already infanticide. But kung nagdadasal ka lang sa kahoy na Diyos mo, walang pakialam ang government sa'yo. Paano, Kuya Mark, pag dahil sa kanyang paniniwala, nag-desisyon siya na ialay niyang buhay niyang magpakamatay, mag-suicide? Actually, suicide is not a crime. Okay. Suicide is not a crime. Sabi ng batas, there is no law in the revised penal code that suicide is a crime. Pero idadamay niya ang karamihan. Pero kung nasa public places siya. Magpapasabog. Ayan, iba na yan. Iba na yan. Kung ikaw lang, kung magpakamatay ka, hindi mo pwedeng kulungin kung, for example, nagpakamatay ka, patay ka, paano mo ikulong, patay ka na? Di ba? So, hindi crime ang magpakamatay ka, suicide. But kung pumatay ka ng ibang tao, crime na yan. And niwala ka na pag pumatay ka ng isang tao, sinamba mo ang Diyos mo. Hindi ibig sabihin na freedom of religion yan. Kasi you put already your belief into action. Pag if you put your belief into action, subject na yan sa police power of the state. So I repeat ha, right to believe is absolute. Kung ano yung paniniwala mo, ano yung relationship mo sa Diyos mo, absolute yan. Walang problema ang government yan.
But kung yung paniniwala mo, you put that into action. And that action is illegal, pwede kang makulong. So, hindi pwede sabihin niya na, pagpatay ko sa bata na to is in-offer ko lang sa Diyos ko, freedom of religion to. Hindi ganun. Kasi if you put that freedom of religion into action, that is already subject to the police power of the state. Meron pang mga cases tayo, di ba, narinig yung mga ginahasa din. Yung pag-example, hindi labag doon sa na ginahasa. Yung pag-ano ng kanilang leader. Paano yun? That is already illegal. Illegal. Kahit pa pumayag. Iba yung sexual... Ang pagagahasa kasi iba yun. Iba. Ang pagagahasa, if it is voluntary, hindi pagagahasa yan. That is pure sex. Iba yung tinatawag na non-consensual sex. Pag non-consensual sex, that is rape. Yun yan. For example, isang leader, this is a U.S. case. Yes. U.S. case, may isang kulto doon sa U.S. na ginamit ito na jurisprudence. Mga batang babae, ginawang in-offer nila sa kanilang head of the church. So is it, tapos ang sabi ng head of the church, that is our exercise of freedom of religion. Hindi. Ang freedom of religion, ang paniniwala mo, walang karapatan ang ating gobyerno na makialam kung sino yung paniniwalaan mo. But kung if you put that, for example, nagagahasa ka sa isang bata, kasi daw in-offer mo yan sa for example, sa head ng church niyo, that is already rape na yan. And hindi mo pwedeng gamitin yung freedom of religion as an excuse. Eh paano naman po, Kuya Mark, kung manipulation? Kunyari, isang inosenteng babae, sasabihin mo na maniwala ka sa Diyos, parto ng religion. Isang babae na gustong maniwala sa religion mo din. Tapos, inano mo siya, parang minanipulate mo siya into believing na pag sumama ka sa akin or when you commit a sexual act with me, mas magiging, ito yung paniniwalaan ng Diyos. Ito yung, ako yung Diyos. Paano pag ganito naman? Kasi, don't forget, under the Philippine law, the rape law, iba yung rape law in relation sa freedom of religion. Kasi when you say rape law, kasi if it is voluntary, ang sabi ng batas, if you are already at the age of at least 18, you have now the consensual act to do sexual intercourse. So it means kung minor ka, kahit pumayag ka, that is already patawag na rape yan, lalo na pag below 16. Kasi under the new rape law in the Philippines, if you are below 16, kahit pa pumayag ang babae, rape yun. Kahit pa pumayag, rape yun. Pero pag 18, pumayag ang babae, hindi rape yun. Ang tawag doon, pure sex yun. Kahit manipulation? We say manipulation, may tinatawag tayo sa under the rape law. Pag manipulation na parang sobrang panuloko na, like this is a case of sa Korea. This is a case of yung tinatawag na prostitutes. Nag-promise ka sa prostitute na bayaran mo siya ng 1,000. Pumayag ang prostitute na makipagtalik sa iyo. Tapos hindi mo siya binayaran, discam mo siya. That is rape. Rape yan. Under the new law ngayon, yung machination, ibig sabihin parang minamanipulate mo siya, niloloko mo siya, pumayag siya because of the money, promise of money, hindi mo binigyan, that is already rape. Yan ang pinakamalinaw, dahil kapag may involved na lang crime, violence, and anything na labag talaga, wala nang freedom of religion. Hindi mo pwedeng gamitin ang freedom of religion as an excuse. Kasi ang freedom of religion is absolute, but only with respect to the right to believe. But to put that into action is subject to the police power of the state.